Nakyat ka lang doon. Dito napakaraming tao, lalo na pag holiday or statutory ng mga kunyang dito. Dito yata yung pinakamaraming kasi open na open company siya. Dito lang. Tapos pasok ka lang dyan. 3 stories po yan. At marawak dyan. Lahat ng klase ng mga Philippine product. Sausages, andyan sila, mga aturuhon, mga mangga, mga pagkain Pinoy, mga lahat ng klase, dami, cellphone, yung mag-remit, tapos yung exchange forex, andyan lahat, pilihan ng mga gold, andyan lahat, mga pagkain Pinoy, andyan, Philippine stores, mga delata, lahat kompleto dito. Kaya pag pumunta ka dyan, ingat-ingatan mo lang yung mga bag mo kasi madami mandurugot. Parang baklaran lang din dito. Daming tao, siksikan talaga lang sa pag-holiday. Linggo, karamihan, pupunta yung mga tao kasi madami nagde-day-off sa Linggo. Ingat-ingatan lang yung mga bag. Madami pong nadukutan sa lugar na yan. Ayan, kung marami kang pera, huwag mong ilagay sa backpack mo kasi sure na sure, may mga naka-anong mata dyan. Yung iba nadukutan ng mga bagong sahod, mga bagong utang sa bangko. Kahit iyak ka pa ng iyak dyan kung di na talaga may balik. Ayan, mga noodles, delata, biscuits, mga pampaganda, pampabeauty, andyan lahat sa worldwide. Lahat dyan sa 4th, 2nd, and 3rd floor, mga Philippines product na yun. Malawa ang lugar na yan, ang building na yan. Meron din sa mga malapit na sa mga lugar namin, pero dito kompleto kasi. Ayan, mga pandesal. Ayan, mangga, calamansi, loaf bread. Ayan, nandyan mga yan. Lahat kompleto, Ricardo. Tapos, dun sa 3rd floor, doon kasi ako pumili ng mga products. Sigurado kasi doon. Sigurado kasi ako doon. Kasi alam kong hindi fake yung mga binibenta. Kasi na gamit, nasubok ko na yung mga product nila. Meron kasi yung iba ang nagsasabi na fake daw yung iba. Dito lang ako sa 2nd floor. Pag-akyat, bungad lang. Andyan. Kompleto dito na yung maxi peel. Andyan yung mga pants. Pampamukha. Ayan. Ayan, bumalba na nga ako. Pumunta sa tapos may nag-away doon. Sabi mag-viral daw yung nag-away dito sa Hong Kong. Ewan, kaya yung iba nag-marites, umuwi na lang ako. Ito yung mga remittance din. Dito. Ayan, remittance. Ayan, mga Pilipino. Ang daming Pilipino talaga dyan. Yung iba na mundo na nag-hiking, yung iba na sa park lang nagtitiktok, yung iba na kwa-practice. Supposed to be maki-practice ako doon sa cultural dance, kaso hindi ako pumunta kasi may dadaanan akong agency. Tapos may in-meet akong friend, nihintay ko pa lang siya. Ayan, mga ukay, mga saba, saging. Ayan, marami pong mga bilihin yan, mga bags. Mga Philippine products talaga, lahat-lahat dyan. Ayan,
gusto nyo din kumain dyan, may Filipino food din. Ayan, kompleto regalo talaga sila. Ayan, mga chicharon. Oishi. Mga snacks. Ayan. Ito yung Frankie, yung padalahan ng pera. Diyan madami nagpapadala kasi mataas yung palitan nila. Dun sa kabila, nakita ko kanina 7.12. Dito is 7.20 plus. Ayun. Malawak po talaga yung worldwide. Bilihan ng mga Philippine products. Ayun, mga pandesal. Kompleto regalo yung mga tinda nila. Ayun yung mga nagpa-package. Kung mapapackage kayo dyan lang sa baba na worldwide. So yan yung bilihan ng mga magpa-package. Maraming nagpa-package. Linggo-linggo dyan. Meron din sa mga weekdays. Mga weekdays yung day off. Kung ikaw ay kaya mo yung mga mataong lugar, it's better mag-day off ka ng weekdays kung gusto mo, karamihan ng mga amo kasi may trabaho, you need the Sunday or sa Sabado din medyo onte yung mga tao. Kung gusto ng amo mo na mag-Sabado ka, pwede din basta wala silang work, mostly kasi weekdays nasa work sila. At yun din sa kabilang kanto, mga nagpa-package, nagtitinda, ang dami pong seller dito ng mga Pilipino. Maraming din bumibili kasi medyo mura sa kanila kaysa sa bibilhin nila sa mismong store, medyo mahal. Pasikreto nga lang kasi pag andyan na yung mga pulis, kailangan mabilisan ang pagtago mo ng mga tinda mo or pag keep na mga tinda mo kasi pag mahuli kayong nag-abutan ng pera, ang mahal ng babayaran mo 5,000 plus isang buwang sahod. Kaya yung iba madami po nahuli dyan na nagtitinda 5,000, tapos yung mga pagtawid sa mga kalsada may bayad din, mga nag-U-turn. Eh, ano po yung Hong Kong, ano po sila sa mga rules nila. Kaya dapat kung nandito ko lang din, you follow the rules. Kung ayaw mo magbayad ng 5,000. Tapos ayan, ito na nga yung mga OFW dito. Ibang kanto din, dito ako nagtatambay minsan kasi nandito yung mga kabayan. Kalipan. Sabi ko parang maklaro niyan, malawak yan yung mga nagtitinda din dun sa kapila ng mga luggage, mga cortina, madami dyan. Gusto niya ng mga mura, dito lang kayo sa exit K po yan, exit K Central, sa may ano, labas kayo dun sa exit K tapos diretso lang dyan po kayo. Maraming mga ufay dyan. Meron din mga brandy, mga lang din sila. May mga phone, ang pamulit. Ang quality niya, hindi ko lang alam, makamura lang din, mapapamura.
Tapos ayan yung mga tambay ng mga Pilipino, yung mga nasa Pinas, akala nilang pin kumukanta yung mga sitwasyon ng mga kamag-anak niya dito, yung mga magulang niya. Ayan, nagbabudget kami ng pambayad ng boarding house, kaya dyan din kami ng karambay. Magastos pagka-day off.